Hey guys, I'm Ella. In today's video, magre-review tayo ng kinda review, quote and quote, kasi hindi naman talaga siya super in-depth na review sa ating Huawei Y6P na pinurchase natin siya noong 2 weeks ago ata or something. Ni-request pala ito, in-ask ko kasi doon sa 2 videos ago ko na vlog if gusto ba nila ng review kinda nito or first impression. Ano siya, by Peachyri_18. Thank you so much sa pag-suggest nito. And ayun, shoutout na din daw. Sabi niya, pa-shoutout na din po. If yung gusto niyo talaga, yung super in-depth, hindi ito yung video na kailangan yung panoorin kasi hindi naman ako ganun kateki. And gusto ko lang siyang i-review din para meron din kayong parang consumer point of view. Ako kasi, yung hinahanap ko is yung phone lang na affordable siya, na pwede na siyang gamitin. And okay na din yung camera niya. So, dito ako napunta. Ito yung first na option ko. And then, meron ako mga nakita na reviews by... nakalimutan ko kung sino yung napanood ko eh, pero Mary yung pangalan niya sa YouTube. And ang daming yung mga tech reviews, doon na lang kayong manood if gusto niyo talaga ng mga in-depth, ganun. So anyway, ayun. So 5T na naman yung nakita ko or kinonsider ko. Pero at that time, nung pagpunta ko sa mall, wala na siyang stock. So Y6P, meron siyang 4GB and 64GB na memory or storage niya. Pero pwede mo siyang i-extend yung memory niya, guys, kasi meron siyang external na storage dito sa ating phone. So napakita ko na tong box na to sa vlog ko eh. So papakita ko na lang din ulit. Hindi ko pa mapapakita yung charger niya kasi ginagamit ko sa maliit ko na electric fan. Pero ganito lang siya, guys. And then pag open mo, ganito siya. Meron siyang pin yung para pag open mo doon sa SIM na part. So, dual SIM ito siya, guys. Meron din itong manual, tapos yung kanyang charger is regular charger lang, hindi siya yung Type-C na charger. And, wait. Ito nga pala yung charger niya, guys. Ganyan lang siya, regular lang siya na charger. Ganito pala muna yung itsura niya, guys. So, ito yung color na nakuha ko. And ito lang talaga yung, I'm so sorry if madami siyang mga fingerprints. Pero ito lang talaga yung available at that time din. Pero meron siyang black and meron din siyang violet. Ganito yung kanyang camera. And then meron siyang fingerprint na pag-open mo. So, ganito yung slot niya sa SIM. And then dito yung sa ating external na storage. Kapag mag-open ka nito, obviously meron din siyang pin. Meron siyang facial recognition. And then meron din siyang etong ating fingerprint. This is worth 5,990 pesos pala, guys. So sobrang affordable lang talaga, which is why kung bakit ang daming mga tao, hindi lang ako, yung gustong bumili nito. Pero nabili ko siya for 6,000 plus kasi gumamit ako ng credit card. And ayun, hindi ko alam, pero meron kasi siyang additional na payment kapag credit card yung dito sa Davao City. Yung mga full specifications niya pala, ilalagay ko sa description box para doon na lang kayo mag-view kung ano yung mga hindi ko nabanggit. So, ayun nga. Ay, nakalimutan ko pala. So, meron siyang charger and then meron din siyang earphones. Meron akong ni-record dito eh. And meron din akong i-insert ng mga camera sa inside, outside, front cam, sa likod na cam, at saka video para makita nyo kung ano yung qualities nila. If okay na ba yun sa inyo or if not. I like with this camera pala, or itong phone pala in general, is meron siyang screen recorder. So, yun yung ginagamit natin ngayon. And nakaka-record siya ng voice mo. Sa camera naman, guys, ito yun siya, diba? Kitang-kita niyo yung aking kung ano-ano na lang dyan, mga kalat dyan. So, meron siyang photo, meron siyang beauty. Ayan. Aperture. Hala, mali pala yung spelling ng aperture ko dun sa mga na-pictures ko. Double P yun. I'm so sorry, guys, ah.
Ito meron siyang mga F4, F095. Hindi ko alam yan kasi hindi naman ako magaling sa mga, like, yung mga ganito-ganito sa camera. And then, video. Ayan. Tapos, dito sa more, meron siyang pro. Ayan. And then, meron din siyang HDR. Ayan. And, yung panorama. Alam niyo na yan. Balik tayo dun sa pro. Ayan, meron siyang ganito. Ayan, ISO. Eto. Pwede mo yan siya i-adjust. Ayan. And, naka-on na pala tong ating flash. Balik tayo dito. Chinange ko na pala yung theme ng phone. So, ganito na siya. Tapos, dito pala sa app gallery, isa kasi to sa mga problema ng mga bibili nito kasi wala siyang Google Play. So, although wala siyang Google Play, meron naman siyang app gallery. Yun yung sa Huawei talaga. So, para din siyang Google Play, kinda. And dito yung mga apps na usually ginagamit natin, like itong mga sa Lazada, Facebook, I think meron dito. Hindi ko na sure kasi dalawa yung ginagamit ko, ito and yung sa APK Pure. So, tingnan natin kung andito ba yung Facebook, ha? Facebook. Pero marami namang mga apps na nandito na eh. So, actually wala siya eh. Yung light lang. Wait lang. Ano ba to? Oo, wala pa siya. So, meron dito yung Snapchat, Tinder. Balik tayo dun sa home. Tapos games, ayan. Basta maraming mga ano din dito. So, hindi nyo siya actually problema yung mga apps. Although, merong mga certain apps lang talaga na hindi ko, ayan, meron pang TikTok, na hindi ko talaga siya magagamit na walang Google Play. Ito yung sabi nila na pwede kang gumamit ng parang third party. So, yun yung APK Pure. So, search mo lang siya. I'm so sorry sa internet namin, medyo mahina siya. Eto, search mo lang dito yung Facebook. Ay, boom pala yan. Hindi ko makita kasi natatabunan siya ng ano, ng time na nandito sa upper left ko. So, ayan, Facebook. Pwede ka lang mag-download dito ng Messenger, andyan din. Yung certain apps na sabi ko sa inyo kanina na hindi siya pwedeng ma-download. Although, meron siya dito sa APK Pure, pero hindi mo siya ma-open kapag wala kang Google services or something, basta ganun. So, yun yung sa YouTube. Bakit YP yung napindot ko? Basta ayan, YouTube, ayan. So, pwede mo siya ma-install, tsaka itong YouTube Studio, pwede mo siya ma-install, pero hindi mo siya ma-play dito. So, yung ginawa ko, gumawa na lang ako ng shortcut. Ito yung sa YouTube. Eto, and then dito sa channel na dashboard ko, which is yung sa YouTube Studio ko. So, pindutin natin itong YouTube. And then, ayan. So, meron ako dito sa browser actually ito. Yung Word Cross, hindi siya kagaya nung sa Word Cross talaga. Volume naman, guys. Yan. Pakinggan nyo, ha. Lagay ko muna sa pinakababa. And then, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, malakas siya, guys, yung volume niya. Pero kapag andito ka sa middle, medyo bingi-bingihan kasi ako. So, hindi ko siya masyadong naririnig. So, usually, napupunta ako dito sa, like, eto. Ganito na level. Eto lang yung isang game na dinownload ko, eh. Okay naman siya, guys. Tuloy-tuloy lang naman yung play mo. Hindi naman siya ganun ka naglalag. Sinabi kong hindi ganun kasi, quote-unquote, hindi ganun. Kasi paminsan, meron siyang lag like mga 1 to 2 seconds lang. And then, tuloy-tuloy na yung
playtime mo. So, ayun lang. Depende siguro, hindi ko alam kung depende ba yun sa internet or what. Pero yun, mga 1 to 2 seconds lang. And then, paminsan lang din naman. Hindi naman siya nakakaabala sa game mo din. And meron din pala siyang dark mode, guys, if gusto nyo ba nung mga ganun. Meron din siyang ebook mode. So, ito yung dark mode niya. Ayan siya. And then, kapag hindi siya dark mode, ganyan siya. So, puti lang siya, guys. And then, kapag ebook mode, hindi ko to nagamit eh. Ganun siya, oh. Yung parang sa laptop nga na parang yellowish yung color niya. Hindi siya super bright. So, balik tayo sa dark mode kasi mas maganda siyang tingnan kapag ganun. Meron din siyang ride mode. Kapag nadadrive ka ata eh. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Yung bet na bet ko dito is itong screenshot niya eh. Kasi isang ganun mo lang and then pindot. Na-screenshot mo na siya. So, hindi ka na need mag-ganun-ganun. Swipe-swipe or something. And then, meron din siyang screen recorder which is I like kasi nare-record niya yung voice mo din. So, sa camera naman ito, guys, ito din yung isa sa mga kinoconsider ko aside sa price niya. Hindi naman talaga tayo ganun ka, parang hindi natin dapat i-expect na sobrang ganda talaga ng camera quality niya. Kasi, mura lang naman siya eh. Hello! Hello! Uy! What the... Ikaw? Ayo, dito. Ayo. Hi! Hi! Parang na-mention ko na siya sa ano eh, sa screen record ko eh. Pero kapag sa games naman, yung sa isang game ko na which is itong Saint Seiya, yun lang, naglalag lang siya ng mga 1 to 2 seconds. Pero hindi naman siya always din. So, dalawa lang yung games ko dito. Yun yung Word Cross and yung Saint Seiya. Sa mga ayaw ng mga iba sa cellphone na to is wala siyang Play Store. So, kahit na wala siyang Play Store, guys, meron naman siyang app gallery. And then, meron din siyang third party kung saan pwede ka mag-download ng mga apps mo, yung mga wala sa Huawei app gallery. So, APK Pure, hindi ko alam kung in-download lang to nung nag-a-assist sa akin nito while binibili ko siya or andito na talaga siya. So, before kayo bumili nito, i-ask nyo na lang sila if meron na siyang APK Pure. Usually din, dito na ako sa APK Pure nagda-download ng mga apps na need ko. Kasi, mas madami kasi siya dun eh. So, dun na lang ako dumediretso kesa pumunta pa ako sa Huawei App Gallery. So far naman yung camera niya, as long as maganda talaga yung lighting, nasa labas ka, sobrang ganda ng quality niya. Minsan nga lang, yung sa apps, like kapag naglalagay ako ng mga filters nga sa Messenger or sa Snapchat or sa Instagram, yes, gumagamit pa rin ako ng Snapchat. Minsan, naglalag siya. Ayan, oh. Naglalag siya. Naka-update ko lang nito, eh. And ano din pala, isa sa mga parang na, ano ako, nung nag-picture ako last time, dito sa front cam, sobrang lapit niya. Kung dito sa regular na picture, lakas. I hope na naririnig niyo pa rin ako, ha? A few moments later. So, tumila na siya, ano po? Buti naman, madali lang siyang natapos, no? Sabi ko kanina, guys, kapag nag-selfie ka dito sa Messenger or sa Instagram mo, sobrang lapit niya. Para siyang naka-zoom. Hindi ko alam kung merong settings dito or something. Pero dito lang din naman sa Messenger camera and doon sa Instagram na camera. Yung mga pictures ko sa Instagram, if nanonood man kayo sa Instagram stories ko, pinapaliit ko. Yung parang ginaganon ko nga. So, kaya ganun yung reason kung bakit ganun siya. Doon na tayo sa pros and cons, guys. Pros natin is very affordable siya. Okay yung camera niya if sa morning and meron kang good lighting. Well, morning na nga, diba? If taken outside siya. So, hindi din siya mabigat, guys. And mabilis yung ano niya in fairness sa dito sa fingerprint nga. Mga 1 second lang. Yung sa ano naman, dito naman sa facial recognition, mga 2 to 3 seconds, ganun. Another pro din pala niya is 5,000 mAh yung battery niya. So, sobrang tagal niya before ka ma-low bat. Pwede mo din siyang gamitin as yung portable, anong tawag ba doon? Nakawala sa isip ko eh. Pwede mo siyang gamitin as charger na din. So, as long as meron ka nung parang connector nga para ma-charge yung isang phone, pwedeng-pwede yun. Before ako na-low bat, whole day na pag-check ng phone mo, pag-i-internet,
And paminsan, minsan lang kasi ako nagve-video using my phone eh. 4 or 5 na videos, ganun yung nakikita ko dito. And hindi pa siya nalulubat. So, isa yun sa super pro niya talaga. So, cons natin, wala siyang stabilization camera. So, kapag nagve-video ka or nagpi-picture ka, usually talaga yung pictures mo blurred siya. So, dapat steady ka talaga magkuha. Lalo na kapag dito sa front cam mo siya kukunin. Then, pixelated siya kapag, lalo na kapag nasa inside. Yung videos din, medyo pixelated siya. Lagging issues din sa game, pero hindi naman siya ganun ka-con talaga kasi mga 1 to 2 seconds lang naman. And saka hindi naman always. Hindi ko masabi na con siya overall sa yung wala siyang Play Store. Depende na yun sa inyo. Nagdadalawang isip ako kung con ba siya sa akin kasi nakukuha ko din naman yung mga apps na gusto kong gamitin sa APK Pure. Yan na naman, umuulan na naman. Please, stop. I'm almost done. Guys, pagpasensyahan nyo na, itutuloy ko na itong video. Medyo late na kasi. I'm so sorry if naririnig nyo pa yung ulan. Pero, ayun, malapit na kasi tayong matapos. Please, bear with me. Bear with the ulan. Pero overall naman guys, sa price naman ito, it's worth buying naman. If, yun nga, if same lang naman tayo nang hinahanap na meron lang talaga magagamit na phone and hindi naman big into cameras or mga pictures or anything. Videos, ganun. If gagamitin niyo siya for YouTube purposes, for photography, pass niyo na lang ito kasi I think hindi kayo magiging satisfied sa photos niya. If gusto niya lang na meron kayong phone na pang text lang ganun, then perfect sa inyo guys. Yung mga for para sa business niyo lang kasi dual SIM din ito. Overall, okay na din siya. Okay na siya sa akin. Ginagamit ko siya for my business din, yung isang slot niya. So, ayun, I hope this helps. I hope na, hindi ko alam kung naka-help ba talaga to. Pero, ay, hi Ma'am Nikki, if you're watching this, tsaka si Butchoy daw nanonood sila ng, I think, dalawang videos yung nanonood sila eh. Hi Ma'am Nikki and si Agape. Agape ba ang pag-pronounce na Ma'am Nix? Hindi ko sure. I'm so sorry kung mali siya ha. I hope this helps and thank you guys for watching. I hope you liked this video. Give it a thumbs up if you did. Subscribe if you haven't already and please click the notification bell just beside the subscribe button so you will be notified every time I post. I hope to see you on my next video. Bye!